Hello. Si Direk Buddy. Hello, sir. Sir John. Hello, sir John. Welcome po to the Pax. May-ari ng ano. Ganda po ng place niya, sir. Matagal na, sir John, itong resa. July pa lang. Itong July lang. So, sir, Buddy, ito, this is Green Oasis of Dupax. Ang concept po natin is farm to table. Farm to table. Farm to table. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Meron ko ping dalawang greenhouse dyan. May tanim po kami ng lettuce, mga herbs, and then meron din kami sa ibang vegetables, no? And meron ding mga fruit trees. Ayan, meron din yung blue turnip. Ito po. Ito. Ayan, blue turnip and Roselle hibiscus. So as you can see po, we do not serve carbonated drinks. Hindi po kami nagsaserve. Ang goal po sana natin is to teach diners, especially nandito kami sa probinsya, to make use of natural ingredients in their cooking. So walang mga MSG, walang mga magic, mga ganyan, diba? No artificial seasoning. And yun nga, since yung hibiscus is so abundant with a lot of vegetables, so the approach is for them to make their own food, no? To make their own food na very delicious and palatable to the kids. So ito po, this is one of our new appetizers. Ito po yung pinakbet tempura. Diba, may narinig tayo na pinakbet pizza. So nag-isip din kami here in the restaurant, we want to be unique, no? So that people can, we want this farm to table, especially the restaurant, to be a tourist destination. Sir John, before kayo nag-open ng restaurant, ano po ang pinagpaka-abalahan niyo? Kasi before the pandemic, nasa Manila kami. So we have a fashion brand, medyo the opposite of what we do now. So we have a fashion accessories, we make them, and we have endorsers for our celebrities. So nasa Rustans kami, nasa so medyo opposite, no? Pwede malaman ano yung brand? Silnag po, S-I-L-N-A-G. Opo. So medyo high-end po yun, no? Mga medyo ang market natin, mga AB. So that's where we learn about branding, about putting value with the product. Yes. Yun, the presentation, alam mo na, ganyan. Which then, moving forward, nung nag-pandemic, parang, di ba? Parang all of a sudden, we have to run here to our province. Na, because of our kids, no? So, ayun, so we were like refugees, no? Parang last minute, di ba? Before there was the total lockdown, that was March. Pinagkakaya ng time na. Oo, because we know what's gonna happen. Yeah. Magkakaroon ng rationing and all that. Di ba? Ang hirap naman nun. So, we abruptly pack our bags and dito kami, napunta kami sa province. So of course, during the pandemic, there's nothing to do, diba? Although, so this is an ancestral land from my mom's family. So pinaghati-hati na nila, and then we saw fit na to do something. But this is a barren rice field, no? Walang laman to.
So nag-isip kami, nag-plan kami ng mga fruit trees, mga ganyan, mga iba-ibang ornamental plants. Mm. Yun. So naisip din namin, why don't we put up a restaurant? Because here in Biscaya, parang very limited, no? One of our concerns here in the province is when we have a high profile, high end. Wala kang pagdadalan. Exactly. Diba? Now, pagpupunta kami ng ano, ng Tagaytay, diba? Yun ang, pag alam mo, nasa Manila tayo, diba? Yun ang pinakamalapit eh. Diba? So, dadangkang silang, may nakikita ka doon na naka-chef uniform. Namimitas ng lettuce. So that stuck to my mind. You know, 200, 300 square meters lang yung ano niya, yung area niya. Pero, diba? Sabi ko, ang pogi nun ah. Gandang concept nun ah. Diba? Plus the fact that we were also able to attend Sir Buddy ng ano, yung farm tourism by Mina Gabor, yung okay. Kanyang International School of Sustainable Tourism. Mm. No? So, doon niya tinuro sa amin, di ba, yung farm tourism because it, yung the law, the Farm Tourism Development Act by Cynthia Villar. No? Uh-huh. Oh. So, doon, marami kaming napuntahan na iba-ibang mga farms na may mga restaurants na high-end. Di ba? So, sabi ko, liit lang nga ng area niya. There was one nga, I don't want to mention, nasa lupa ng subdivision. Yung Nurture Pharmacy. Alam mo yun? Nurture, si Nurture's Farm. Nurture's Farm na ngayon. Oh, Farm to Table. So sabi ko, isipin mo, nasa loob ng subdivision, nagtayo siya ng farm. Loob na subdivision. Sabi ko, samantalang dun sa probinsya na pasok. Sa dito sa probinsya namin, ang laki-laki ng nakatiwang na lupa, hindi namin magawa ito. Well, of course, there's a market. No? That's the given. So, it stuck to my mind. And on the side kasi, we also do Sunday market dun sa Centris. Now? Until now? No more. No. That's before the pandemic. Oh, okay. So, because we are an advocate and supporter of organically produced mga vegetables, we sell there on the side, side. Dun nga. Ako mismo nagbebenta. In speaking, di ba parang Salcedo na kita mo high-end? Correct, diba? Correct. Sabi ko, yun nga ang problem eh. Diba? Dapat farmers should be taught how to sell. Correct. That's the problem. That's the problem lies. The farmers are taught how to produce. Bahala ka. Bahala ka ng lahat ng technology. Saksak mo sa'yo. Diba? You, they're so engrossed with technology. Mm-hmm. But then, at the end of the day, when all has been harvested, nga sila. Saan nila dadalhin yung produkto nila? Yung... So yan din, that's also one of the reasons why we put this up, no? To show to people, especially the farmers, that there's a way to put value. No? So dito, our farmer may be not that superior, but what we want to feature here is how to add value. Diba? Ito. Inakbit. Diba? Tikman mo nga, sir. Tikman mo nga. Ito, tikman nyo to. Eh, this is pepino juice. Pepino? Oo. Sige, pepino. Sir. Yan. Kasi sabi ko, yan, kagaya nga ng mga pepino. Diba? Magkano lang naman yun eh. O, diba? It's fresh. It's healthy. Very refreshing. O. Diba? We can survive without soft drinks. So. Mm-hmm. And carbonate. And you know, those sweet... Okay. Diba? Nagaya mo. Sir, tingnan mo to. Yan. Tikman mo lang yan. Aligay rito. Aligay rito. This is pinakbet. Try our drinks po. This is blue turnip. This is pepino. Sige, okay lang. Three taste tayo lahat ngayon. Sige. Sarap. Diba? Blue turnip. Eh, magkano lang puhunan dyan. Sa isang piraso. Yun ang gusto ko nating i-advocate, Sir Bud. Because I saw your ano, okay yan. Nakita ko naman po yung ano. And I'm, ano, I'm a fan, no? But yun nga, what we need right now is to teach farmers how to sell. Correct. No more teaching how to produce kasi. Alam mo na yan. Diba? Given na yan eh.
Eh, sino ba kumikita mga trader? Bibili na ng 5, bibenta ng 15, diba? Walang hirap. Diba? Dapat. Eh, sinasabi ko, sometimes may nagsasabi, hanap ka naman dyan ng buyer na. Hindi. Even in your wildest dreams, wala kang mahahanap na savior na bibili ng produkto mo na ikakas. Walang ganun. Walang pwedeng mangyari ng ganun. Kaya sinasabi ko, a farmer should learn how to create his own market. Diba? Sabi ng Serban, mga chips. Imbis na mga kung ano-anong brand na chippy, gawa ka ng sarili mong chips. Diba? Sinasabi nila walang market, gawa ka ng chips sa mga eskwelahan. Dapat sa mga ano, wala na dapat mga soft drinks dyan. Wala na dapat mga kung ano-ano dyan. Gawa ka ng ganito, mga ba. Kano lang puhunan dyan? Isang ganun. Kano kami nabenta? 160. Wala naman nagre-reklamo. Diba? Ganun dapat ang farming. Diba? Here, yan. Ilang piraso lang yan. Binibenta namin ng 200, walang nagre-reklamo. Ilang piraso lang yan. Sabi ko nga, we have to go high-end. Yan ang turo sa amin doon. Ito, mushroom pizza. Ito naman. Ito, picturean nyo. Ito yung sinasabi nating farm-to-table, Sir Bad. Ang concept natin dito is not just from our farm. Yung farm-to-table, yung local produce from our neighboring farms. Neighboring farms. Ito supply ni Mark to. Yeah. Because one time, pumunta si Mark dito. Wow. Nagdala ng mushroom. Ah. Teka, anong gagawin natin dyan? Marami pa yan. May mushroom burger pa yan. Basta marami. And bihira, pinanong ba yung mushroom? Oh, yun, igaganong muna ngayon. Sir Mark. Best-seller yan. And we make our own dough dito. Alam mo, yun parating na... Thank you, sir. Kailangan ng farmer English speaking. Kailangan ng farmer social. Diba, sir? We do it. In ngayon, nakita mo nung pandemic, yung mga artista nung perform. Si Kiko Pangilinan, nakita mo. Diba? Dapat kasi itaas ang level eh. Mamaya, titikman nyo, tomato ice cream pa. Tomato ice cream. Eh dito, ang kamatis, tinatapon lang, buldo-buldo, nakita mo. Diba? So that's what we want to advocate. Pumunta na yung DA dito eh. Oo nga, no, sir? Oo, sir. Sino ang nagde-develop ng produkto? Kami lang. Concept ko lang. Dito, staff namin, walang alam yan. Wala ka, toto. Pumasok sa lito. Meron akong chef na, meron akong chef na napinsan from Greenbelt, Makati. Nagtrabaho siya sa Greenbelt. Yun nga lang, meron akong ganun. Yeah. Yung mga yan, pumasok dito, hindi marunong gumawa ng pizza. Ayun, makikita mo, we make our own dough. Gone are the days na... Kasi ang mga farmer, may mga anak yan marunong mag-download eh. Kung ano-ano i-download mo, di mag-download ka ng recipe. Dito gamit namin, nakaka-ice cream kayo, wala kaming gamit ha. Ice cream, wala kaming gamit. Mano-mano lang. Diba? Ako, concept pa. Ayan, galing mo. Ito, ice cream. Maraming ano, may tomato pie. Mamaya, patignan ko yung tomato pie. Instead na pepperoni, mushroom. Diba, mushroom, healthy pa. Meron kaming mushroom soup. Meron pang burger. Ayan naman, ito, may burger pa. Ayan o, mushroom and chips. Pero sir, how was the market? Kinulat mo ba ang Nueva Vizcaya? Oo, kasi a gourmet dining in the middle of the bukid, in the middle of nowhere. Kasi Liza, she's operations manager. Diba? This is how we dress up. Ngayon lang nakaano. We want to introduce here na, diba, nasa bukid man tayo, diba, but we can offer gourmet dining, fine dining. Diba? Ganun yun. Siyempre, at first... Ang gaganda ng stop mo, sir, ha? Oo naman. We cannot look pangit here. Diba? Ganun yun eh. Dapat matutunan ng farmer paano siya hindi baratin. Siyempre, kung dadalhin mo sa... And what? Ano ko nagsabi nun ha? Paparating ka talaga dun. Diba? Pagparating ka talaga. O, gawin mong ice cream yun. Gawin mong ganyan lang. Diba? Gawin mong ganito.
Imbis na magsamalamig ka nung kung ano-anong di chemical. Oh. Tingnan mo ngayong konting lalagay na ganun, prutas, pero ang dami ring asukal kung ano-ano. Pero it created the concept that what they are offering is a healthy alternative. Yeah. Fruits eh. Sometimes marketing din yan. Diba? Marketing. Oo, oh, kasi yun nga sinasabi ko sa ating agricultural officials, ang dami na nating programa sa production. Diba? May that's bago so, na naman silang gustong ipauso. Mm. Magpapatanin naman daw sila ng durian. Oh. By the time na namuha yung durian, baka wala na naman market. Wala na naman. Yun nga dapat itanong. Eh, siyempre. Kaya nga, kung ako, kaya nga sabi ko, nandito yung DTI, nandito yung DOT, nandito yung DA, DOST, to address the problem of farm, of putting value with our farm produce, it should be an inter-agency, inter-agency endeavor. Diba? And you target the tourist. Diba? Ito mo nga sa Thailand. Yung kakanin, ganyan lang. Malamig na kakanin tapos may mangga. Sarap. Mm. Ang mahal pero masarap. Sticky rice with mango. Mango, di ba? Para sa mamaya. Papatikman ko kayo ng mulberry cheesecake, ang mulberry galing dito. Ha? Tapos ang ilalim niya kamote. Ang dami kamote dito, sir. Masarap ang kamote niya dito. Yung... yun nga sinasabi natin. Concept ko yun. Ha? Concept natin yun. Sila lang tamitin ang marunong magluto. Oh, concept niya. Kasi ako, iniisip ko kagad, anong papatok sa sosyal? Ha? Diba? Anong papatok sa mga tiga-Ayala, Alabang, mga mestizer? Alam mo yun? Yun agad ang market mo. Sir, ang tanong ko, do you have enough Class A market in this yun area? Nga. Yun nga, di ba? That's one of our challenge. But hindi pa naman, actually yun nga eh. As you can see, you can, di ba? Tama yun, that's a good question. Marami na sabi, papatayo na, meron ka makayan dito. But lo and behold, meron naman. Meron. Kasi, our market is the entire Nueva Vizcaya. Okay. So they travel here from Solano, Magabag, Santa Fe. Wala. Puntahan talaga sila. Oh, puntahan talaga, isang gabi pa, mga doktor. Wala, you name it. Yeah. From politicians from both the Republican and Democratic Party dito sila. Wala lang banggitan. Kasi walang iba eh. Walang iba. Oo, totoo. Saka totoo. Ako lang ang waiter na naka-coat and tie dito. Diba? Ako lang nag-i-English dito. Diba? Ako lang ma-arte rito. Pinaka-ma-arte rito eh. And you can see, akala mo walang market. Yun pala. Pero, alo, kasi, andyan lang. Oo, kasi there are some dito, simple lang manamit. Pero, I want my family to experience fine dining naman. Kahit na ganito lang ako, pakakanin ko naman sila kahit na every once a month. Ano bang fine dining? Nagtaas kami ng presyo ah. Yung presyo namin, yung na 12 beans ito, baka mas, kasing ano kami ng Italianis, presyo namin. Oh. Pero nabibili pa rin. Oh. Kasi, you know, you have, ano rin eh, di ba? You have to challenge them also. Kasi pag okay naman ang produkto mo, pupuntahan yan. Diba? Kasi alam mo mga Pinoy, pag tinamaan mo ang ego, sige nga, bakit kayo lang rin yung kumain kami? Ganun. Mga doctors, mga ano. Dati, walang nagwa-wine. Wala akong ano, local wine. Wala akong wine. Nagwa-wine kami, ha? Walang uminom ng wine, pero pa isa-isa meron. Kasi we don't serve alcoholic dito. Red wine lang. Isa-isa, may nagwawain. No? So, one of our works to introduce to our fellow provinces that the finer things in life. No? So, ganun. Mabibenta mo ang produkto mo, lagyan mo ng value. Ngayon, ang targetin mo, yung mga mayayaman. Mayayaman? Hindi mo mayroon ka mo sa presyo yun. Huwag kang pupunta doon, babaratin hanggang senti mo. Diba? Yun yung sinasabi. Baka sa Benguet, yung mga organic farmers doon, magaling. Diba? Every week, ang ginagawa nila kasi every week may harvest, staggered.
Staggered on harvest dapat kasi ganun. Ang ano, hindi mo kailangan magtanim isang ektaryang isang ektaryang one time na kamatis nang ganun patay ka sa preso. Doon hindi, 'di ba? Every week. 'Yan ang gusto kong i-post dito every kasi mga every week delivery na konti-konti. Every week delivery. Ma, hindi mo kailangan i-maintain eh, sari-sari. Dapat 'yun ang baguhin eh. Sinasabi ko sa mga 'yun ang baguhin natin. 'Di ba? Ang gagaling nga natin mang produce, 'di ba? Bahala na 'yan pag ano, 'di ba? Diba? Eh, samantala nandito na yung mga trader, pero dami ng maaabe, yayari tayo ngayon, mababarat tayo. Diba? Eh, hindi pala nabibili, alam na nila yung kikitain nila eh. Diba? Oh, yung farm, ang kawawa. Diba? Ang gagaling pa naman ng farmers ng Nueva Vizcaya. Tsaka ano, may both low end and about, lowland and highland vegetables nandito. Tsaka yung rice. Kaya tingnan mo, pagdating sa Benguet, Biscaya rice ang branding nila. Malinis kasi kami dito eh, maputi yun. Pero yun nga, tingnan mo naman ang pinupush ng tourism. Tupig! 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 Ah, isipin yung... mo na may Biscaya tourism, ipopocus na tupig. Sino naman mayamang kakain mo? Tupig! Ire-represent mo yun na may Biscaya tourism. Diba? Anong concept mo sa naman Biscaya? Petik nyo naman, ganito tupig lang kayo, diba? Walang class. Baka packaging niyan, ano gold? As is. Ah, as is. As is niya, ganon. Chut. Ikaw ba gaganaan ka sa isang lugar, tupig lang makikita mo? Unang-una, hindi original sa amin. Hindi. Sa Tarlac, meron na. Pangasinan. Nag-feature pa tapoy. Isipin mo, tapoy na nasa 2x2. Diba? Ikaw ba iinom nun? Sasabihin nila, anti-IP ako. IP naman ako, but the thing is, when you're in tourism, you should promote something that's really acceptable. Well, package. Packaging. 2x2, inom ka. Ano yun? Diba? Baka hindi mo pala ininis yun. Galing ng gin yun. No? Pinaglagay ng suka yun, whatever. Diba? Diba? That's one of our missions here. Extra naman ako, ha. Diba? To take our to take our biotic system in us. Okay. Di ba? Kasi tingnan mo ano yung tatawag. Kita mo tinawag mo. Tinawag mo. Some of them don't know the rich. Tinawag mo. Ba't kaya nilang bumili? So sir, so ito lumalabas ngayon. Para siyang status ko. Oh, kung nakakain ka dito. Well. You're being a racist. Kasi marami nagre-reklamo. Sir, can I look at your menu? No, we don't give our menu online. Dapat ganun din ang farmer. Kung ayaw mo ng produkto ko, huwag mo. Ba't mo babaratin? But you can only do that when you have the market, when you have the product. Diba? Ganun yun eh. Kasi, diba? Lahat ng ka Jerry Geronimo. Ako, bilib na bilib ako noon, 'di ba? Siya talagang una eh. 'Di ba? Okay talaga 'yun, 'di ba? Yung pananagalog niya, lahat-lahat, 'di ba? Sir, pag 'di ba? Pero ni isang wala akong nakita doon paano magbenta. 'Di ba? Ni isang module sa TLRC, wala pa ako nakikita paano magbenta. Magbebenta ka sa grocery store. Tapos magbenta ka ng gulay mo doon. Pag hindi nabenta, ibabalik pa sa'yo. Paano magagawin mo doon? Ipanista yun. Di ba? Paano? Hindi mo na magbebenta. Hindi mo na magbenta. Kaya nga, hopefully, Mark, nakausap ngayon sa DA, hopefully, ma-introduce natin yung system dito, local produce, local harvest, local consumption. Di ba? Kumaga, parang, imbis na bibili tayo ng mga chips. Gawa tayo ng chips dito. Sa bayan, lahat ng sari-sari store, bigyan mo ng tax incentive, whatever. Sabi ko, tanong kasi, wala kaming market po. Tingnan mo mga sari-sari store. Mga tinapay, mga snack, galing pang Isabela, Tuguegarao, Manila, ang mga ahente. Bulto-bultuhan mo. Eh, hindi ba market yun? Yung mga sito, yung mga ganito. Diba? Case-case, pag bumaba, hindi ba market yun? Wala nakaisip yun. Diba? Oh. Iba market 'yon. Market 'yun ah. Diba? Market 'yon.
Kaso, sir, ilan lang naman yung... Yung like, may capability. Yung may ganun thinking. Eh, katulad mo. Opo, paano yan? Dingan. Well, it works in your advantage dahil wala nakakaisip. Ikaw nakaisip. So... Dingan, kaya nga, sinasabi ko nga, dinala ko nga yung DA dito. DA, hindi nila pumunta. So, in-invite ko sila. Sorry. So, sabi ko, yan, may ice cream ako. Diba? Eh, tayo mga Pinoy, magtayo ka ng halo-halo. May bawat kali, may halo-halo. Talong pandesal. O, di ganun. Di gayahin nyo. Diba? Ang problema eh. Diba? Mag-ice cream din kayo. Gisa sobatero. Mag-ice cream kayo sa eskwelahan nyo. Diba? Sabi, mag-project kayo sa mga bata. Make your own ice cream. Diba? Kasi minsan, hindi pa natin sinusubukan. Ay, diba yung pessimistic agad eh. Hindi pa natin sinusubukan eh. Negative na. Negative na agad. Patay na agad tayo. Eh, doon pa lang patay ka na eh. Sabi ko, nandun kayo lahat. Tinuturuan nyo magtanim sa bundok yung mga farmers natin. Pagkatapos na nila na. So, problema yun. Nangangarap kayo ng savior na may bibili. Kahit sa palanginip, hindi mangyayari yun. May kukuha ng produkto nyo, bibiliin lahat. Hindi mangyayari yun. Eh, meron tayong Batangas, Laguna, malapit eh. Diba? Walang value. Anong product differentiation mo nga? Diba? Pares lang. Pareho lang kayo. Mas mataas ka kasi ang layo mo, pinanggalingan mo. O, ito, ilan lang ang pizza nila. Ilang ano lang yan, ha? Ilang mushroom lang nilagay ko dyan. Diba? Of course, siyempre, may technique nun sa pizza, sa ano. Iba naman, medyo high nito. Well, our farm is not, it's just a regular farm. Well, may scenic ano something, but you know, wala akong laban dun sa mga fini-feature mong farm. I have to be honest. But that's not what we're, ano, that's not we're, we want you to focus on. We want you to focus on the value add. Ito. Ito. Diba? Tingnan nyo, ha? Rosel. Ano po yung red? Rosel. Ice cream nyo, mamaya. So, ito yung mga nanggaling sa farm. Ito yung mga ingredients. Siyempre, pag ganito, walang value, di ba? Yes. Kano lang yan, meron lang yan. Pero mamaya, papatikman ko kayo. Diba? So kami dito, ito, tinatapon, ginagawa namin ice cream to. Mamaya, patikman ko. So, masarap ng juice. Ito yung Rosel Hibiscus. Rosel. Oh, diba? Sa Starbucks, mahal to eh. Tea. Ito, wala nga pumapansin to. Ayan, juice. Ayan. Diba? Ayan. Kasi sir, okay. Your biggest advantage is nanggaling ka sa world na kailangan high value. May exposure, sabi ang paninda. May exposure. May exposure. Ito nga, sabi nga nila, in the middle of nowhere, ikaw, napansin mo agad, nasa libliban kaming lugar. Kalibliban itong lugar namin. Would you know, mayroon pang tiga Solano, Bayambong, alam mo ng Solano, Bayambong, yes. Diba? Pupunta rito. It is the first time to step in Dupax because of Green Oasis. Oh, ano ha? I'm so amazed. Kasi tan so bariotic eh. Wala ka lang pupuntahan dito. Napupuntahan mo dito in church. Diba? It's not that magnificent. It is magnificent but compared to Pawai to, I mean, yes it is, but you know, if you're from Bayombong Solano, wala ka lang man ibang pupuntahan. Diba? Sabi nga sa Builder of Dreams, eh, diba? When you build it, people will come. Diba? Pag tinayo mo, may pupuntang tao. Hindi na kumikita dito, pero ang dami kong employees, ang dami kong ano. Sila ang kaligayahan ko. Nakakapag-employ tayo. Wala nang migration. Mga karamihan dyan, di nakatapos. Pero marunong na sila magbarista. O, kape namin, mas malang kape namin sa Starbucks. Matignan ko sa'yo. We use beans from our indigenous people dito, village. Pumasa sa barista namin, pasado. Mamaya, papatikman ko kayo. Diba? No one would have thought na meron dito, hanggang batil-batil pansit lang meron dito. Pero tingnan mo, may gourmet. Diba? Maraming natatawa sa akin, na-offend sa akin. You have to revolutionize eh. Yun ang kulang dito eh. Diba? Pag mayabang natin at garito tayo. Oh, yan na yung smoothie. Sige, follow ko yung iba. Oo, sige. Ano pong ingredients ito? Smoothie and banana. Yung
Saging saba. I mean, saba? Straw, straw. Straw. Talaga, sir? Hindi, straw dito. Eh, ganun mo na. Saging na saba? Oo. Tikman mo. Kaya? Tikman mo. Saging na saba? Masarap. Diba? Basta po ang concept ng farm to table, not only in our farm. So within the community. Within the, dapat ganun eh. Diba? Yeah, within the community. Oh, within the community. Ito, dalhin mo doon. Oh, dalhin mo rito. This industry, you have to shock people. Wow. Uy! Ganun, diba? Kailangan may ganun parati. So ganun din, dapat yung mga farmers natin, they also have to be creative. Ano yung internet marami? Ito lang, hindi mo na kailangan na shift. Make shift na ka lang magaling, pero yung mga ideas, mga desserts, kaya mo naman kung matyaga ka lang ba? This is not an easy business venture. It's more of a passion. But thing is, there is market. We just have the consistency, mga tourists, yun. Kasi yun din minsan eh. No? So syempre, sabi na eh, kasi may puhunan ka, diba? Pero dapat ang mindset kasi natin when we develop a product talagang ano you really have to invest on it, not just yung pera, no? Talagang i-develop mo siya, na pagagalingin mo siya yung produkto mo, in our case restaurant, yung service, yung lahat, diba, yung the way we talk, ganyan. Kasi pag inisip mo agad dapat kumita ako ng ganun, walang mangyayari. Dapat ano eh, yung produkto mo, yung craft mo, parang pag-artista rin yan eh. Diba? Huwag mo agad iisipin na sa sweldo ang agad ng 1 million kagaya ni Coco Mark, mga ganun. Diba? Hindi, nagsimula sa babayan eh. Pinagbuti niya ng pinagbuti hanggang sa... Diba? There is no shortcut. No? No shortcut. Kahit anong gawin mo, walang shortcut eh. Kami, nung umpisa, alam mo, ang menu lang namin, front and back lang. Ngayon, two pages lang kami, para makayang fast food. Diba? Dito siya. May antre. Laman kami ng restaurant na to. Eh. Oh. Nandala ko si Daddy, nahihirap sa maglaka. Makapiling ng bago. Hanggang sa nagdagdag na may na-antre, diba? May mga rice na kami, may ice cream. Alos kompleto, may cake na kami. May barista na kami, ganun. So it's really, that's also what we want to share to our farmers na you start small. Diba? You start small, ano ba? Yung staggered na harvest, hindi naman ibig sabihin, huwag ka na mag-deliver sa embat. Yung 20%, subukan mo lang staggered. Para sa principle ng organic naman, ganun eh. Diba? Hindi naman, diba? Hindi naman completely yun lang kabuhayan mo, di ba? Hindi ganun. Pakunti-kunti. Little by little. Ganun talaga eh. Magmula Solano, kasi yung pinaka-sentro namin, yun ang pinaka-Makati ano namin eh. Diba? Solano? Solano. Ano ito? Babiyahe sila rito sa atin. Mga 20 to 30 restaurants ang madadaanan nila. Ba't pa sila pupunta sa atin, di ba? If we mess it up. So yung pang-isa, the consciousness and the drive towards quality, towards high standards. Yun din dapat i-develop na yun, na pwedeng ganyan. Pag nag-plating kami, talagang ako minsan isang tingin, alam ko na kung may diferensya sa pakin, kaya di ko pa tinitingnan. Isang tingin ko pa lang. Kaya yung in-charge nun, talagang mamaya, di ba? Talagang lalatayan talaga kita. Ganon ang standard. Talagang tataasan mo. In that way, you can demand price. Ang pizza natin, nagtaas kami ha. Nag 100% kami January, walang kumukuha. Pero little by little, napansin na rin niya. Kasi ang pinakamababa namin dito, 600 eh. Yung 12 beans. Mas mahal pa kami sa Chibo. Diba? But, our diners have realized hindi sila bumalik. Ang taas kami kasi ang taas ng cheese eh. Tumaas talaga ang cheese. Siguro, tikman nila lahat, bumalik pa rin. Kasi ganun eh. Pag naset mo na yung quality, kahit anong gawin mo, babalikan ko.
So hindi lang basta mura. Hindi lang basta mura ang produkto mo. Hindi lang 'yun ang consideration ng tao ngayon. 'Di ba? Nag-evolve ang tao, nag-evolve ang taste. Diba? Mm-hmm. Would you believe na from Bayan Mong Solano? May Greenwich naman, no? May mga iba. Pag pizza, dadayuhin pa nila dito. No, dadayuhin pa nila. Take what I want. Oh. Babayaran sila ng 45 minutes. Sa 45 minutes po pabalik. So, yun din ang nakita namin. Pag, if people know, diba? If you have, if you really have invested in the food, malalaman nila yan. Mm-hmm. And you went shortcut, ganun din, alam nila, may kulang. Meron kang hindi rinagay. Alam nila agad din. Parang sa mga Hapon, di ba? Yung pride. Huwag isama yan. Huwag yan. Kung malugi tayo, huwag mo na isama yan. Hindi na maganda yan. Huwag mo na iluto yan. Dapat ganun din. Diba? Kahit ano pang tumapat sa'yo, mas mura sa'yo, mag-ano sa'yo, mahalamin ka pa rin. Natututo na yung tao. Hindi na puro pamurahan ng kikyam, pamurahan ng the farmers price above that. Quality, class. Ganun. That's what we want to impart here in Green Oasis. Diba? Na pag ang target mo, medyo ganun, class, high-end, may pera. May value, dapat may value. Ano, importante, ano value for money. Oh, may value. So Sir John, most of your time nandito ka na talaga, hindi na sa Manila. Well, ever since we started this, kasi yun nga, when you have an endeavor like this, this is something that, because when you're in food business, unlike in hardware, yung semento, yung pako, diba? After 1 week, ganun pa rin yun. Hindi naman mabuwasan yun, diba? Mm-hmm. Pero food, quality control ka talaga dyan eh. Check mo talaga. Kasi isang mali mo lang yan. May sumakit lang dyan. Diba? Pala. You're dead. So as you can see, Sir Bud, makita mo, open ang kitchen namin. Open. Diba? Nakikita nila para namin ginagawa. Mga iba dito, pumasok sila, tigahugas ng pinggan. Ngayon, marunong na silang gumawa ng pasta. Yung pasta namin, inaano yun. Ginagawa rin namin yung noodles. Oo. Ano yung pinakamalakas na oras, sir? Anong dagsa ng guest? Of course, tanghali. Dinner yan. Passion fruit. Oo, yan ang passion fruit. So, ginagamit niya rin ito? Oo, sa juice, sa dressing. Sa dressing. Kaso nga lang, hindi na-season ngayon. Naglagay kami ng isda rito, hindi pa, pa isa-isa naman. Ano po nakalagay dito na isda? Yung red tilapia. Red tilapia. Oh, meron ka rin ng mango na yung malalaki? Oo, yan. Oh. Malaki pala? Malaki ito, 3 hectares. Akala mo maliit lang doon. Oo. So may expansion kami dito. Dito namin planong ipatay yung mga hotel with pool. Yun nga. Kaso na naantay pa namin magbunga eh. Noon talaga juice tapos sa dressing ng ano. Dressing. Oh. Last store naman sana. Yan no? Pag oh. Season. Pwedeng freezer mo. Freezer. Yan naman yung buto. Attraction ba? Ito. If you would see dito sa Nueva Vizcaya, karamihan sa mga hotel walang kainan. Buti, nakita nyo yun. Buti nakita nyo yung potential na yun. Oo. Actually, maraming ganun eh. Walang mapuntahan pag ano. Lalaki na oh. Oo. Nakabilang yan eh. Para hindi mawala. 1,000 multa niya pag minawala lang isa. So heavy kami sa herbs. Sa herbs. Yun ang lamang namin sa ibang restaurant. Hindi kami gumagamit ng mga shortcut. Ay, may time din, Naku, yan ang no. Naku.
Medyo ini-improve pa namin yung greenhouse, ha. So, yan. Nandun yung na-harvest na kasi na yun, na-improve namin. So, dito namin naman yung mga lettuce dito. Renaissance bed nyo na. Oo. French beans, mga ganyan. Rosemary. Rosemary. Ano po to, sir? Parang French beans yata. French beans? Oo, French beans. Bita na yung French beans. Eh, masarap. French beans. Oo, ginagamit namin side dish kasi. French beans. French beans, di ba? French beans. Rosemary. Tapos dun po sa may kwan, mga red radish, chives, onion leaves po. Doon. Napatubo. Ayun, pala yung payong, oh. Ano mas, ulan. Oh. Zero, payong. Ikaw, sir. Hindi, okay lang ako. Meditation garden. Oh. If you want peace and quiet, dito, madalas sila magpa-photo rito. Andun naman yung mga rabbit namin. So, dito namin ginawa yung pansisig namin. Kaya ako sinayunin yun, pinapakita ko. Oh, doable, di ba? Sabi ko, ito, doable, ah. Diba? Eh, ngayon, mabalik tayo sa tanong mo na, can it sustain yun? That's why we need tourists. Kasi, siyempre, Vizcaya residents are not as, you know, well, as affluent as Pangasinan. Kasi mas marami. Siyempre, the more diners we have, the more we can expand, the more employment. And the more farmers we can help, because we can partner with them with their, you know, produce, yung mga nila, harvest nila, diba? Yun nga sana, we create, parang in Laguna, Quezon, di ba? Culinary, di ba? A culinary tour, gourmet, diba? Ang mula sa Laguna, kay Escudero, di ba? Tapos Quezon, Villa del Sol, pag-anon lang, di ba? Gourmet, di ba? Dito wala pa. Wala pa ng gourmet dito. Well, meron pa isa-isa, pero yung complete, you know, line with fine dining, gano'n. Because, syempre, the concern is the market, kung meron ba. Nakita mo naman kami, full service kami. Sa damit lahat-lahat. So, latong development na to, nangyari lang in 2 years time? 2 years? Wala lahat to noon. Bukid, ano lang ito? Rice. Ganyan lang. Hindi, matalahib pa. Yun, ayun yung nakikita mo doon sa kabila. Ayun, ganun. Ganun lang. Wala ito, wala lahat ito. Yan, wala lahat yan. Wala lahat, as in, nothing. Binabasurahan lang ito. Pinapastulan. So ito, sir, but ito yung ginagawa namin, convention hall. Oh, I see. Yan, for wedding, for seminar, ganyan. Ito mo lang yan. Ongoing alfresco pa. Rin, oh. Alfresco rin, nasa farm ka pa rin. Habang kumakain ka, nasa farm ka pa rin. May bed and breakfast na kayo? Wala pa, sir? Yung ngayon, tatayo nga namin sunod. Magastos, magganito. Magastos. Maintenance lang, grass cut. Isa na pa yung tomato ice cream? Tala yung tomato ice cream. Oo, oh, sarap. Okay, Sir John, yung sa'yo, yung natutunan namin sa'yo, kakaiba yes. Rin na okay. Ibang approach at somehow maraming andyan, ideas na andyan lang pero hindi nakikita na it's a potential. Okay. Sir, ano yung mga importante na lessons na kailangan tandaan? Doon, based doon sa story nyo, sa experience nyo dito sa putting up a restaurant dito sa Dupax. Okay. So, thank you for featuring us, Sir Bud, sa iyong yes, agribusiness show na very popular. No? Maraming natutulungan. Ako rin, nanonood ako. Marami rin ako natutunan. Ganun lang naman sa sa agriculture, we exchange ideas. Yeah. So, but basically, when you put up a farm-to-table concept, no, ang nakita namin doon is kung
income or profit agad ang nasa isip mo, you won't last that much. Kasi maraming challenges eh. Yeah. Not only in agriculture, but also in how to create your menu, how to put value dun sa produce. Marami po yan eh. But sabi nga, when you put your passion into something, you know, you will reap the benefits little by little. No? Yeah. Paunti-unti, you will learn along the way. Siyempre, first dyan is yung ano, yung how to put value dun sa produce. Value. Anong ba? Yung nakita nyo naman, no? Yung mushroom na sinuplay ng isang farmer. So, pinaghandaan ho natin yun. Diba? Dami experiment siya. Maraming disappointments din. Ang tagal makuha. Yeah. Diba? But eventually, makukuha mo rin yun. No? Tsagaan din. Kung magtutulungan kayo. And then, yung second question mo nga, how can your market sustain? Yeah. Especially pag gourmet food, medyo, syempre, may presyo ng konti. Syempre, di ba? We use natural ingredients. Syempre, yung slow cooking yan eh. Yun nga, naniniwala nga ako dun sa isang ano, movie. When you build something, people will come. Yeah. So, ang mga kababayan natin, pag meron silang nakita na beneficial sa kanila, na pinaghirapan mo, kaiba, pupuntahan ka nila. They will support you. Yeah. Lalo na when they know that you're producing healthy cuisine, healthy menu, healthy food, and then ano, you are supporting local farmers. Yeah. They will support their own. So little nagiging ano naman tayo, nagiging nationalistic na tayo eh. Lalo na after the pandemic. We support more local products, more local produce. And then yun nga, third also is the quest for excellence, for high standards. Saka siguro fourth siguro is that in order for us to have well, sabihin nating feasible or successful na farm to table or anything to food business, no? We should also involve the community. The community. You give employment. Then, in our case, we reach out to the farmers. So, kailangan namin ng ganito. Kailangan namin ng ganito. Diba? And then, syempre, yun yung compensation without measure. Eh. Diba? Nakita mo yung mga farmers na okay, masaya sila. Diba? Yung produce nila may pinuntahan. Ayun, kailangan ng farmers natin, dignidad eh. Diba? Para ma-feel nila, hindi lang ako farmer. Kung wala ako, walang ganyang produkto. Diba? Tapos sir, ang nagustuhan ko doon sir sa experience mo, yung nag-risk ka na i-offer yung something na wala. Kasi may nakikita ka na may market. What if may market to? At trinay mo siya. And true enough, di ba, na ang tao, pupuntahan ka kasi ito yung hinahanap nila. Kasi nga, yun nga ang kailangan din natin isipin when we are developing a product, especially sa food, very competitive. So, kinakailangan po, magbigay tayo, mag-offer tayo nung wala pa. Nang wala pa. Kasi kung sa presyo-presyo lang kayo, walang mangyayari. Magpapababaan lang kayo ng presyo. Diba? Yun nga po ang sinasabi ko, Sir Bud. Magsa-search tayo sa internet. The internet is full of ideas. Diba? Nandiyan naman lahat yan eh. Diba? Nandiyan naman lahat yan. So instead na kung ano-anong ginagawa natin minsan sa ano natin, sa time ginagamit yung internet, marami dyan. We make use out of the information there. Yeah. Sabi ko nga, dapat ang mga farmers din, no, they should learn also how to create their own market. We make use of the time. No. Experiment. Kumbaga sabi nga nila, kung may paraan, Kung gusto, may paraan. Maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun pang ano eh, di ba? Gawin ho natin eh. Kung may failure talaga, eh, ganun talaga. Kasama naman talaga yun. Di ba? I-ano lang natin. I-push lang ho natin. Kasi po, kung tayo mismo,
may tayo mga sarili. Farmers, may sarili. Tayo mag-supply sa mga tindahan natin. Yung mga kapitbahay kang mag-anak na, alam, hindi tayo pagbigyan, consignment. Di ba? Oh, yun lang market na yun eh. Kaya yung parati sinasabi, walang market. Ano tawag mo dun? Di ba? Iba ang nakikinabang. Na dapat tayong bayan natin, sariling town natin, dapat tayo makinabang sa sa umiikot na pera ron. Sir Bag, yan lang yun. Sir, dagdag ko lang, yung karamihan kasi ng mga small businesses, ang thinking nila lagi ay ang pagninegosyo ay naglalabanan sila lagi doon sa presyo pababaan. Where in fact, pwede naman na huwag kang lumaban sa pababaan, taasan mo and offer premium product. Which is, yun yung ginawa na yun. Huwag parating pababaan ang presyo. Yes. Hindi yun. Baguhin na natin ang philosophy natin. We put value in our product. Pagandahin natin, pagalingin natin yung product. Gawin natin kakaiba. Tatangkilikin yan eh. Tatangkilikin yan. Yan, yeah, nakita mo naman. Nakita mo naman. They're normal. Eh, hindi naman mga millionaire din kumanga. Yes, mahal yes. Kami. Di ba? Pero tinatangkilik. So, huwag natin parating piso. Piso. Lagyan natin ng dignidad yung produkto natin. Di ba? Pinaghirapan ko yun eh. Ibang linagay ko dyan eh. Diba? Handmade dyan eh. Wala akong linagay na MSG dyan eh. Alam mo mga, kala natin, hindi nila alam. Alam nila yan kung anong lasa. Alam na alam nila. Hindi mo sila yung matadayang mo sila. Daanin mo lang sa ganyan. Lagyan mo lang ng asobal. Hindi. Maalalaman nila yan. Yes, sir. Maalala. Kasi mga mothers yan, nagluluto sa bahay yan. Alam nila kung sinorkat mo yung ano eh. Pagkain na hinahin mo, di ba? Yeah. So in connection doon sa nag-decide ka na taasan ang presyo, so kambal nung mataas ang presyo, dapat premium yung quality, premium yung service. Kabit noon, hindi mo kailangan ng madaming exactly produce or madaming customer, alimbawa sa raw ingredients mo, hindi mo karanang paramihan na produce. So babagsak yon in the end doon sa farmer na may iwasan natin yung mga nalulugi, overproduction, andaming production, walang buyer, ganyan. Kaya nga sinasabi ko po, connect siya. Sa ngayon po kasi, sir, but kailangan wag tayong huminto sa paghanap ng bagong ideya. Ayun ang problema minsan. Hanap tayo ng bagong ideya, hindi naman natin ginagamit. Di ba? Hindi natin ginagawa, wala rin. Kailangan gawin ho natin. Huwag ho natin, ganun ho talaga yun eh. Huwag tayong matakot na, di ba, na madigo tayo. Ganun lang talaga yun. Ganun talaga. Di ba? Kasi yun nga sinasabi natin eh, minsan yun nga malalaking negosyante. Ang nakikita lang natin ha, nakikita lang natin yung tagumpay nila. Pero hindi na natin yung pinagdaanan nila. Yung hirap. Matindi rin yung pinagdaanan. Oo, matindi yung pinagdaanan nila. Hindi lang ganun. Maraming pinagdaanan din niya. So ganun din po yun kung gusto natin magkaroon ng high value na product. Yeah. Paghirapan ho natin. Walang madali. Wala hong madali. Walang shortcut. Walang shortcut talaga. Paghihirapan mo talaga yan. Magpipre-test ka pa. Matitesting mo talaga yan. Ganun talaga yun. Thank you very much. Sir, contact details. Paano, may Facebook page? Yes, we have a Facebook account, The Green Oasis of Dupax. You can message us there. Contact number, sir, meron ba kayo? Or lahat doon, nandun na sa social media. Okay. But anyway, ilalagay din namin yung phone numbers dito sa description ng video. Okay. Sir, thank you so much po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you po. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.